Once upon a time, isa ang Minnesota Timberwolves sa mga most promising team sa liga. Nagsimula yan noong 1995 nang makuha ng nooy team executive ng Wolves na si Kevin McHale, ang isa pang Kevin, ang talented high school prospect na si KG. Matapos nito ay hinire niya ang malapit niyang kaibigan, si the late Flip Saunders bilang head coach ng Timberwolves. Pero kahit na may rising superstar sila at well-regarded young coach, sa unang walong season ng tambalan, hindi sila manalo ng kahit isang playoff series. Nagbago lang ang lahat ng ito pagdating ng 2003 off-season kung saan nakahanap ng rest back si KG. Una ay ang aging pero malupit pa rin na point guard na si Sam Cassell, saktong-sakto na may championship experience rin ang mamang ito mula sa kanyang Houston years. Pangalawa ay si Latrell Sprewell, isa pang veteran na nag-compliment kay Kevin Garnett sa wing, silang tatlo ang naging big three sa Minneapolis. May mga dissenting supporting cast rin sila kay Wally Szczerbiak, naging matunog pangalan nito kamakailan dahil kay Halliburton pero malupit na shooter ito noon. Parte rin ng koponan ang one-time Chicago Bulls coach na si Fred Hoiberg at yung former number 1 overall pick na si Michael Olowokandi. Malalim din pala talaga ang team na ito. Nauwi ni KG ang kanyang first and only MVP sa taong to matapos pangunahan ng koponan sa 58-24 na record na hanggang ngayon ay franchise record in wins ng Timberwolves. 58 wins ang kanilang franchise record. Nakuha nila ang kanilang unang playoff series kontra sa Denver Nuggets na pinangungunahan ng isang rookie, Carmelo Anthony, in 5 games. Tapos isang 7-game classic kontra sa kinatatakutan na Sacramento Kings na tinuldukan ng isang Kevin Garnett masterpiece. Makinig, 31 points, 21 rebounds, 5 blocks, 4 steals. Grabbing statline para sa isang deciding Game 7. Napigilan nga lang ng Lakers ang magandang season nila sa Western Conference Finals. Malungkot pero the future is very bright para sa Minnesota. Natalo ang Lakers sa finals kontra sa Bad Boys 2.0 ng Detroit, si Rip Hamilton, John Sibilaps yun. Nagsimula na rin gumuho ang pundasyon ng dynasty run ng LA. Oras ng mag-cash in para sa ibang team sa West, lalo na para sa Wolves team na kagagaling lang sa isang deep playoff run. Kaso, hindi ito nangyari. Samot-saring maling decisions ang kasunod ng the greatest season in history ng Wolves. Una ay ang contract negotiation nila sa mga stars na sina Cassell at Sprewell na kalaunan ay naging mitya ng pag-alis nila sa koponan. Sumunod ay ang mga coaches firing, bad trades at draft gaya na lang ng pagkuha nila kay Randy Foy, kapalit ni Brandon Roy noong 2006 NBA draft. Isang what if ang Kevin Garnett at Brandon Roy tandem. Saka syempre, yung infamous na pag-pass nila kay Steph Curry sa 2009 NBA draft nang hindi lang isa kundi dalawang beses. Teka, kakasabi ko lang na the future is bright ah. Gumuho bigla ang Wolves. Mahirap na nga mag-champion. Mas mahirap kung may haka-haka ng korupsyon sa organisasyon. Wala pang isang taon nang lumisan na si Kevin Garnett noong 2007 at nagkampiyon kaagad sa Boston noong 2008. Aabotin pa ng 14 years bago sila makatungtong ulit ng playoffs. 2018 ang tinutukoy kung pagbabalik nila sa playoffs. Pero hindi rin nila ma-replicate ang playoff success na yun. Nagkaroon na naman ng 4 na taon na playoff drought na natapos lang nitong nagdaang season noong umiyak si Patrick Beverley. Kaya kung Minnesota fan ka, baka gawin mo rin yung celebration ni Patrick Beverley, yung pagkakapanalo nila sa play-in, di mo rin sila masisi. Uhaw na uhaw sa success ang franchise na ito at deserve nila ang bawat celebration gaano man kaliit. Ay, Shaplok! Hanggang sa susunod na episode ng... Jump, 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 balero!